titignan natin kung paano nila i-play out to onto our Land of Dawn. Nandito na nga tayo. Makikita natin for the first items. Nakikita natin for the side of BSB, naka-necklace naman nandito si Esmeralda and the Uranus. And also the side naman na SDD Omega, dalawa lang ang nakamask. So hindi na talaga dito nauuso yung kumbaga dati, di ba? Lahat na 4-man mask, na 5-man mask. Yes, kasi ang sa mga hindi nakakaalam, no, na-nerf na yung mask talaga natin na Nomaring Athena. Kaya hindi na nila ma-utilize yung mga luma nating meta, which is yung 4-man and 5-man mask, no? Pero right now, naku, may invade yata na nagaganap dito galing kay Yelly Hayes. Kapuan, medyo pulado na yung buhay. Pero hindi naman magbawagi si paring Yelly Hayes sa pag-aadol ng Grapple Mask. Si Yelly Hayes, no? Para kumbaga, nagbigay lang siya ng, kumbaga, sa teams nila kung mag-i-invade ba itong mga tao. Pero hindi, nag-focus back lang din sila. Pero doon, on to the bottom side naman doon sa may jungle ng SDD Omega. Trainings kanina, parang sinisilip-silip siya, giving information to his teammates na nakafocus pa muna dito yung SDD, so it's okay. For on the top side naman, si Demon, tapat niya dito si Gushan. So si Gushan nag-top lane. Ayan na yung pinag-usapan natin kanina. Sino yung mag-mid lane, sino yung nag-top lane, sino yung mag-bottom lane. And this is actually very unusual, no? A Gushan dito na ginawa nilang offlaner. Though wala siyang buff, no? Gushan kay still handle himself naman kahit wala yung purple buff sa kanya. So I'm really looking forward kung paano siya magpapalakas dito sa offlane. Yun nga, sabi nga sa isa sa comments natin, siguro kaya Gushan take para easy pick-off, madali na execute yung play nila. Siyempre, meron talaga pinapractice sa play, lalo dito sa mga pro teams natin. Hindi yan basta-basta pipilin. Pero dito, Trevor, naka-dash out din naman, so it's not a skirmish pa naman. Pero all to the top lane naman, makakaramdam tayo dito. It's a first blood na binigay agad sa link natin. That is actually a very good connection on the team of the SGD Omega. Talagang connected yung mind nila kung ano yung dapat nilang gawin, kung paano nila ipipick off, no, yung kalaban nila, which is yung Esmeralda. Yes, magandang combination yung ginawa doon sa onto the top lane. Pero dito naman sa bottom lane natin, Yelly Hayes targeted, pero nakuha pa rin ni Shider Kitty securing that temple. Pero dinapat siya dito. Uy, nabigay pa nga kay Trevor ang kill na yun. Pero dito, hit. Pero dito naman, pero pinakit pa rin si Kaja. Uy! Napuan, pero low on HP maring Athena. Pero pumasok dito yung ating Ling. Shider Kitty dito nakakuha ng Cyclone Eye. Pero pumasok pa rin sa loob. Here comes Ling with the ultimate. Inahabi Shider Kitty. Might not run away kasi nga makaka-double kill si paring Curtis dito. Pero hindi pa tapos sinabutan si paring Wilson. Yung ating Tamos tumalon over the wall and hit will take down another kill for their team. Ang galing-galing pa kayong hit, no? Alam niya doon magtitipi dito ay yung isa. So, papasokin kayo with a Tyrant's Rage. Pero dito, Demon, na-target siya dito ni Yelly Hayes. Pero simply backing away, hindi niya na din pinokos par dito yung dito Wanderer natin. Top 1 securing that blue buff for their Harry. Pero first easy, gusto lang mga objectives dito, parang Baymax. Ito actually good for the team, no? Lamang na lamang sila ngayon in terms of objectives, gold and kills, no? Alam nila, secured nila yung gagawin nila dito. Yan, so makikita natin dito the first turtle of the game targeted by BSB. Mukhang may binabalak naman sama dito si Haji Z. Ayan na. Pero ay wala, wala laman. Naka-retreat yung teleport din, wala laman. Yes, wala laman. So para pang block lang din. Pero dito simply backing away lang din naman, securing their own objectives na muna. So, nag-lilo muna dito yung SGD. So, wag muna tayo mag-commit. Pero dito sa Pero ito, delikado ha. Yes, then right now, makikita mo naman the rotation na ginagawa dito ng SGD Omega. Tuloy-tuloy pa rin, no? Actually, BSB pala, no? Sila ngayon yung humahabol kasi dito. So, kailangan nila na makapick off para makahabol because the score is on 1-5. Lamang pa rin hanggang ngayon yung SGD Omega. Wala pa silang mapick off even though meron silang Kaja. Oh, yun nga yung sinasabi natin dito. Pero makita mo yan, no? Ay! Targeted by the Gushan at nagtabumpay. Here comes Kapuan. Kapuan, pero hindi rin naman. Wala. Simply backing away. Hindi na nagkaroon na another skirmish. Pero dati sa nice. Uy! Dito. Uy! Bakit? Here comes Kapuan. Si Toshi. All to that. Hinahabit si Trevor. Si Trevor on target dito. Pero si Kapuan, all to the back. Kapuan? Kapuan might fall down. And he has fallen down onto the hands of Haji Z. Nabigyan na naman sa Gushan natin. Pero tingnan mo naman, paring Baymax, look at that KDA, 2-0-2 for Haji Z and a 1-0-4 for Toshi. Yes, mama. Ang nangyayari sa BSB dito, they're losing focus on kung sino yung gusto nilang targetin. Kanina ang hinabol nila si Heath. Tapos lumipat na naman sila dito sa
sa kabila. Wala silang ma-target na tama, hindi sila makakuha ng ano ng kill dito kasi paiba-iba sila eh. Medyo kailangan iwasan nila yung ganun. They need to focus on someone to take down, especially Hajizi and dito si Paring Topsy. Pero pansin ko, habang nagkakaroon tayo ng clash dito, doon sa may comment section, may tinatarget Prof B, iwasan mo yan ate, pero hindi ko pinag-tipremo si Heater, nakapag-tipremo na away na nga dito. Sige, parang hindi. Ano ko malam? Dito nag-ultimate, yung ating Link, tamang slide in, slide out, inabot niya si Esmeralda doon. Esmeralda, medyo malaki yung shield gear si parang Kurt Easy, hinagis pala yun. Parang Toshi still alive. Hindi pa tapos yung laban. Hinahabol nila rito. Parang Wilson pumasok pero hindi rin magtatagal. Disengage kasi medyo masakit yung damage sila. Delikado pa rin yung kalagayan dito ng BSB Maring Athena. No, they are now giving the second to third dito. Pergusion with that mega in. What a dagger. As in tago. Oh, grabe. Grabe yung incandescence niya. Yung ulti niya sakto-sakto doon. Saka yun. If you look at the ejector kanina, nahagis pa palayo si Toshi, imbis na mapatay na sana sa... So, I mean, that is a miscommunication or misclick on the side of top one, diba? Nakita naman natin eh. Gahibla na lang yung buhay, pero dito si Toshi, ang gusto yung nakawin dito nila top one, pero simply back away. Alam naman natin, pagling napakalikot niyan pagdating sa mata eh, diba? Parang Daymax? Yes, tama ka naman dyan. Pero right now, parang Athena, SGD Omega, no? Kinukuha na naman nila yung turtle. And wala pang turtle dito, I think, yung BSB. Kaya napakalaki ng kalamangan dito. Pero another team fight has been engaged on the bottom lane. Ang ganda! Nasop up doon ng ating Lumuy. Talaga namang sumot sa rock. Ubos ang tropa natin from the BSB. Pero mapipick off si parang Heat. Here comes the Falling Star Moon. Talaga namang sumasayo si parang Demon. Sapat ba yung damage parang Athena? Hindi. Talaga namang matutuluyan with the 4-man takedown against one in favor sa SGD Omega, yung ating huling team fight. Iyon, so bago ba ako makasagot kung sapat pa ba yung magiging damage siya, sobrang damage doon. Magaling din eh sa pag-setup dito si parang fundamental natin. Pero tapos na ilapag kasi doon yung ultimate natin dito which is the Zaman Force by Harry. At nakita naman natin, kahit under the turret, apat kasi yung pumapasok. Apat yung tumatangke na magiging damage turret. Tapos may isa nagpo-focus fire doon sa turret para hindi masyado makatid yung magiging damage sa kanila. Yes, and masabi ko lang din dun sa kay paring Trevor, kung pulsa dun sa kadya natin, which is si paring Trevor, no? Hirap siya, hirap siyang pumili kung sino sa dalawang assassin na parehong online yung uunahin niyang gamitan ng kanyang ultimate dito, no? Yun yung isa sa pinakamalaking problema ng BSB dito. Dalawa kasi yung naging base core ng SGD Omega dito, kaya medyo nahihirapan talaga sila. Yun, so natutuwa rin ako sa comment section natin kung... natin. Talaga yung mga viewers natin nagkakaroon na sila ng knowledge about ML and I'm so proud. Mm-hmm. Sabi nga dito kaya sila nag-pick ng Gusion sa SBD para makill agad yung frontline ng BSB. Which is right naman talaga. Nakita naman natin, diba? On to the early games or middle lane na nga. Ay, middle lane. Tama, sa middle lane natin. 7-0 for the KDA of HGC. Nabibigay talaga sa kanya yung kills eh. Diba? Yes. Kahit naka-magic shop dito na emblem dito sa HGC, napakabilis na makabuo ng mga items sa with that Calamity Reaper and the Holy Crystal, talaga namang sure ball burst kill siya dito pag nakaroon siya ng pick-off. Diba? Yes, and actually napakalaking tulong din kasi nung mystic shop na yan, no? Kasi talagang nagmumura lahat ng items niya. And with that in mind na nakakakill siya lagi, talagang mabilis at mabilis kang makakabuo and masisecure mo ng maaga yung mga items, which is napakalaking bagay, no? Oh, ina! Ang pangalito si Trevor, pero kita mo yung dive shot, kinikita mo yung dive shot, pero kaya mo siya, pasok dito yung mga tropa natin from SGD Omega, dive in, literal, wala nang hinahayaang makatakas, parang Wilson, hindi makatangke ng damage ng isang Link na huli na naman dito yung tropa natin from the BSB. That would be the legendary para sa ating Gusion. Hindi pa tapos masak sa paring Ortiz dito. Wala yung kanyang mga yoyo dito. Hindi nila mahabot sa paring Wilson. At talaga namang mapakilit ang ulo ng boy. Talagang kinuha pa doon sa loob ng base. Oh my gosh, ubus pa rin pang tubos dito sa side ng BSB. Pero that is a good game, well played pa rin. And we